Wala talaga akong planong ano to eh, record tong video na to eh. But something happened in one of the class, so hindi ko na ituro sa kanila. So hindi ko na di-discuss kung ano yung nangyari. This coming week, may tuturo ko na lang sa application eh. And then of course, pag hindi nila naintindihan ito masyado, kasi nga hindi ko na ituro, because of certain reason, ang mangyayari doon, mahirapan lalo sila regarding that lesson. So hindi ko na babalikan ito. What I'm going to do is just record this lesson para doon na lang sila maghabol kasi I won't discuss it anymore. Dapat discuss ko ito last week eh. O this week, yung last time. Okay. Na-discuss na namin yung regarding sa using trigonometric function, solution of right triangle. Kapag given ang isang side at saka given yung isang angle. Now in this case, what if ang case niya is that given yung two sides pero nawawala naman yung dalawang angle. Okay. So, meron akong tatlong example dito. As you can see, lahat ng example na to is given yung dalawang side, pero hindi given yung dalawang angle. Now, this is the triangle that we're going to use. Itong parte na to, this is the right triangle, and then, of course, the angle that we're going to use is yung angle theta, tsaka angle P. So, pwede naman kahit anong angle ilagay mo dyan eh. Pwedeng alpha, beta, wala naman problema doon. In this case, for ano lang, familiarity, ito lang yung gagamitin natin. And even yung labeling ng side natin, so sasabihin ko na lang yung medyo vertical, that is for the A, yung horizontal, that is for B, and then itong hypotenuse, the longest side, that's going to be C, para hindi lang magkalituhan. Now, ito yung mga problem natin. This is the first problem. Papakita ko lang kung paano natin kukunin. Kasi last time, given yung isang angle eh. So, pag given yung isang angle, and then given na rin yung right angle, makukuha mo na yung missing angle, kasi ma-minus mo lang yun sa 90. 90 minus that certain angle, kasi given na rin, makukuha mo na yung nawawalang angle. Pero in this case, parehong nawawala yung angle. Angle theta and angle P are equal to 90 degrees. Pero hindi natin alam kung ano yung value nila. Now, what we have here is dalawang side lang. So, meron tayong A, that is equal to 5, and then B, that is equal to 7. And then the C, that is missing. Now, kung sakaling nagmamadali ka, and then of course you're just trying to get yung tinatawag nating angle, you can actually use lang yung A tsaka B. Walang problema dun eh. Hahanapin mo lang yung A tsaka B. So in this case, if you're actually in a hurry, and then say let's A is equal to 5, and then B is equal to 7, and then you're trying to find the value of theta, madali na makuha ito eh. Kukunin mo lang dito kung anong tamang trigonometric function na gagamitin. In this case, ang tamang gagamitin mo dito is yung tangent. Hindi ka pwede gumamit ng sine at saka cosine kasi yung ano eh, involved dun yung hypotenuse eh. Yung hypotenuse naman, that is not given. So, hindi pwede. So, in this case, kung gusto mo talaga makuha yung tangent theta natin, diretso, without actually trying to find the angle, the missing side, gamitin mo na lang yung tangent, A over B. Now, just in case sinahanap na rin yung tinatawag natin missing size, yung muna natin gamitin dito para makuha yung tinatawag na Pythagorean theorem. Yan na siya. So, ang gagawin na natin is we're going to substitute the value of A and B here. Okay, A being 5 square and then B is 7, 7 square. And then, nalalabas dyan C square is equal to 74. And then, para makuha mo yung value ng C, you're just going to place a square root on both sides of the equation. So, lalabas ng value ng C is 8.6. Now, pag nakuha mo na yung tatlong value na ito, ng tatlong side na ito, wala ka ng problema regarding the trigonometric function. If you actually want to get the value of the theta here, kahit ano na gagamitin mo, pwede. Kaya na yung ilabas yan. So, kahit sine, cosine, kasi kaya tangent. So, tingnan natin ha. Iproprove ko lang. If you're actually going to use sine to get yung kinatawag natin na angle theta, ang gagamitin mo na side is A at saka C. Well, this time, wala na tayong problema sa C kasi ano na, nakuha na natin. If you're going to use cosine to find the angle of theta, the side that you're going to use is adjacent to the hypotenuse, that is B over C. And then the last one, ang gagamitin natin yung tangent theta, tangent para makuha natin yung angle theta, that is A over B. In this case, gagamitin mo yung given na dalawa, originally. So, pwede natin diretso ng tangent theta to eh. Kung hindi mo nakukunin yung C, wala namang problema doon. And then you can get directly the angle. Now, pag nilagay natin dito, sinubstitute natin yung mga side na to, ito yung lalabas sa kanya. So, magkakaiba yan.
So, yung isa ay 0.28, yung isa ay 0.81, and then the last one is 0.71. Now, proprobe natin kung paano na pare-pareho lang. Pare-pareho lang yung lalabas sa angle. Now, kung meron man silang konting difference, ano lang yan? Dahil na lang yan sa decimal point, yung sa na ginamit mo. Now, in this case, we're going to get yung theta rito yung angle. What we're going to do is transfer itong trigonometric function from the left side to the right side of the equation. Ang ginagawa ko na lang yung diretso is that, kasi may paraan to eh. Dinidivide mo by the trigonometric function, pero medyo mababa. Pag dinivide mo yan, makakancel mo yung sign, mapupunta sa ilalim ng right side yung sign, and then, since sign is actually raised to positive 1, you're going to actually place it on the numerator. It's going to be sign over negative 1, raised to negative 1. Pero mas madaling paraan dito is just, you're just going to actually place it on the right side of the equation, and then that is going to be raised to negative 1. Now, sa calculator, madali ito. Pindutin mo lang yung shift o kaya yung inverse, and then pindutin mo yung sign. Lalabas na to eh. Sine raised to negative 1. And then, if you actually want to get yung pinaka-angle theta nito, idugtong mo na lang to, diretsahin mo na lang. Parang inverse sine, and then ito na yung negative 1, raised to negative 1. And then, that's going to be followed by 0.581 for 13. At yun ang makukuha mo na yung pinaka-angle nito. And I think that is the same din para sa dalawa na to. Whether you actually use cosine or tangent. Pag ginamit natin yung sine, makukuha natin yung theta na 35.55 degrees. Pag ginamit natin yung cosine, 35.52 degrees yung lumabas sa akin. Pag ginamit naman natin tangent, that is 35.54 degrees, which is halos pare-pareho lang naman ito eh. Halos magkakadikit na. So, ang nangyari kasi dito, because of the difference dito, yung pinatawag natin mga decimal point niya, so, nag-iiba-iba ng konti. Pero, halos dikit na yan. So, that is already acceptable. Okay? Okay. Kung gusto mo naman na, yun nga, nakuha na natin 35.55. So, kunin na lang natin yung angle P. Hindi na natin kailangan gamitin trigonometric function. Alam natin yung theta, that is equal to 35.55. So, para makuha natin yung angle P, we're just going to transpose 35.55 sa kabila. So, 90 minus 35.55, that is now 54.45 degrees. So, yun na yung angle P niya. Okay. Okay, ito yung sitog na binigay ko. Ano naman ito eh, medyo madali lang naman ito. So, ito may dalawa tayo this time, given is yung B at saka yung C. So, we're going to try to look for A na lang. Ngayon, kung sabihin natin, if we're going to look for angle theta, and then hindi mo na kailangan natin yung angle A, ang side na may value dito yung B at saka C. Now, pwede mong gamitin dito directly para makuha mo yung angle theta, cosine, because given yung B at saka yung C. So, adjacent to the hypotenuse. So, you cannot use tangent, you cannot use sine as well. Hindi pwede. Nawawala yung A. Pero yung C at saka yung B is given, and then, of course, hinahanap lang naman natin yung angle. You can use na yung cosine. So, makukuha mo na yung angle theta. But, pag hinihingi naman dito yung pinaka-value ng A natin, so, gamitin mo na yung Pythagorean theorem para pag nakuha mo na lahat ng sides dito, A, B, C, pwede mo na lang gamitin kahit anong trigonometric function. Ito na. So, sinubstitute ko na. And then, ang lalabas sa A natin dito, that is, A is equal to 15.53. So, tama yan kasi dapat yung A, B, mas maliit dito sa C. So, yung C pinakalaki because that is the hypotenuse. Ngayon, nakuha na natin yung tatlong side kahit ano na pwede natin gamitin, hindi lang cosine. So, if you're going to use sine theta, that is A over C, that is SOM, opposite hypotenuse. Cosine theta, that is B over C, ito yung pwede natin gamitin kahit hindi natin kunin yung A. And then, of course, yung tangent theta, that is A over B, ito na siya, yan na. So, i-substitute mo na lang yung value ng mga side. Ito yung makukuha natin dito, yung tatlo na ito, magkakaiba sila. And then, of course, yung kasunod dito, ililipat ko lang sa kabilang side yung trigonometric function para maiwan yung pinaka-angle sa left side. And then, magkakaroon lang siya ng sine raised to negative 1, cosine raised to negative 1, and then tangent raised to negative 1. So, just using the calculator, shift o kaya inverse, and then, i-press mo yung trigonometric function. Ayun na siya, makukuha mo na yan. Now, tignan natin, makukuha natin yung angle nito. Dapat magkakapareho to eh.
whether you actually use sine, cosine, tangent, walang problema. As long as tamang side yung nilagay mo. So, for the first one, those who will use sine, ang makukuha nila is 41.8 degrees. Yung kabila naman, ang makukuha nila is 41.59 degrees yung gumamit ng cosine. At yung gumamit ng tangent is 41.59 degrees. So, halos magkakapareho lang talaga. So, tama naman yan. Wala namang problema. Now, nakuha na natin yung tangent theta. Pwede na natin kunin yung angle P. O yung tangent theta. Nakuha na natin yung angle theta. Now, pwede na natin kunin yung angle P. So, this is now 41.58 degrees plus P is equal to 90 degrees. We're going to transpose 41.58 degrees to the right side of the equation. That will now become P is equal to 90 degrees minus 41.58 degrees. So, P is equal to 48.42 degrees. So, that is now angle P. So, yun lang siya. Hindi ko kasi naituro eh. Kasi, yun nga, nagkaroon ng problema. Pero, basically, ano naman siya? Baka mahirapan lang iba sa calculator. Kasi iba minsan, hindi pa alam kung paano ipagamit. Now, remember, medyo matagal din ng yung pandemic. So, minsan kasi maganda yan, tinatanong yan directly sa teacher kung paano gagamitin yung mga function dun sa calculator. Yung calculator, minsan iba-iba. Okay. Last example that I'm going to give to you is this time, nawawala naman is yung B. And then, what is given is A and C. Now, ulitin ko. If you're going to look for the value of angle theta, ang given is A at saka C, pwede na gamitin yung sine theta. Makukuha mo na yung angle theta na yun, diretso na. You don't need to actually look for the value of B. Pwede na yun. That is, just in case you're looking just for the value of the angle itself. Pero in this case, yung problem natin, we also need to find the missing side. So, yung missing side natin, in order to us get it, to determine it, we need to use the Pythagorean theorem. So, palitan lang natin to, yung C at saka yung A. Yung C, papalitan natin ng 32.4. Yung A, papalitan natin ng 17.5 feet. This time, may unit siya. So, malalaman ko na yung value ng B dito. Hindi ko na masyado discuss to. So, yung B natin dito will become 27.27 feet. So, meron na tayo. So, tatlo na siya. So, pag tatlo na yung side, lahat na is given, pwede mo na gamitin kahit ano sa trigonometric function. Kanina, pwede lang sine. Ngayon, pwede na yung sine, cosine, tangent. Again, ito naman, standard na to. Ito na yung ginagamit natin. Palitan mo lang yung mga side na ito. So, yung A natin, that is 17.5. At yung C is 32.4 feet. Okay na yan. Yung B natin, yung nakuha natin, is 27.27 over 32.4. And then yung tangent natin, that is A over B, that is opposite adjacent, that is 17.5 over 27.27. Ayan na. So, di-divide lang natin yan, nakuha na natin. Now again, para makuha natin yung theta, yung angle niya. So, ilipat lang natin yung mga trigonometric functions sa right side. Magkakaroon na lang siya ng raise to negative 1. Shift, and then trigonometric function, and then i-press mo agad kung anong number na nakikita mo dito. Ito yung A over C. Okay. Pag nakuha na natin yan, pwede na natin mapalabas yung pinaka-angle theta na ito. Ito lang. Shift, sine, and then press 0.54, 01234. Ang lalabas sa kanya is 32.69 degrees. Same with this one. Shift, cosine, 0.84, 1666. Lalabas sa kanya is 32.68. And then for the last one, shift, tangent, and then press 0.64, 17308. Lalabas sa kanya is 32.68. Halos magkakapareho lang din. So, yan ang nakuha na natin. This time, we're just going to use yung tinatawag nating angle P. So, yung angle P, imaminus lang natin yung 32.68 sa 90. At ang lalabas sa kanya is 57.32 degrees. So, yan na siya. Ganun lang yan.